Sa kauna-unahang pagkakataon, personal na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita sa proklamasyon ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas sa Rizal Park, Manila kahapon ng umaga. Ito ang huling Independence Day na dinaluhan nito bilang punong ehekutibo ng bansa. Pinangunahan ng Pangulo kasama ng ilang miyembro ng kanyang gabinete ang flag raising at wreath-laying ceremonies. Sinaksihan din ito ang mataas at mabilisang paglipad ng FA-50 PH jet fighters na pangunahing ginamit sa combat air operations sa Marawi City noong 2017 laban sa ISIS-inspired terrorist. Bagaman walang binitiwang talumpati sa mismong Independence Day rites, sa kanyang opisyal na mensahe para sa holiday, hiniling ng outgoing president ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa ikatatagumpay ng bansa, alang-alang sa kabayanihan at ipinakitang pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Dagdag pa nito, dapat din nating mapagtanto na ang ating kalayaan ay magagamit upang maging mas matalino at hindi upang patunayang lagi tayong tama o mas magaling sa iba. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagkomisyon sa bagong barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino o MRRV 9702 sa port area kahapon. Ang BRP Melchora Aquino ang ikalawang 97-meter multi-role response vessel ng PCG na gawa sa Japan. Noong May 2022, kinomisyon sa serbisyo ang unang 97-meter MRRV, ang BRP Teresa Magbanwa. Ang mga ito ang pinakamalaking floating assets ng Coast Guard Fleet na may bilis na hindi bababa sa 24 knots at endurance na hindi bababa sa 4,000 nautical miles. Bahagi ang dalawang barkong ito ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 2 ng Department of Transportation at gagamitin sa pagpapatrolya sa teritoryo ng Pilipinas kasama na ang West Philippine Sea at Philippine Rice. Kinilala naman ng Pangulo ang kahalagahan ng PCG sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, nagpahayag ito ng interes na makapaglayag sa West Philippine Sea sakay ng barko ng PCG. Ngunit gagawin ito pagkababa niya sa pwesto sa June 30, 2022. Dagdag pa nito, kailangan pa ring igiit sa China ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Someday I could maybe ride with the Coast Guard to see, baski na civilian na ako, sana bigyan ninyo akong kunting ano lang. I do not expect more. Yung kunting that you can invite me to ride with you and hindi naman ako, it does not have any ramifications because civilian na ako. And I could maybe ride with you dyan sa West Philippine Sea. It is a gamble. Wala man akong kaibigan ko si President Xi Jinping. And we have talked a lot in the so many visits that I did in the past years. Pero I made it clear to him, iklaro ko lang sa kanya, na we cannot give up sovereignty over the waters sa Philippine Sea, including the exclusive economic zone because that is vital for our national life. Kamakailan lamang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa ipinatupad nitong fishing ban sa pinag-aagawang teritoryo mula May 1 hanggang August 16, 2022. Prinotesta rin ng bansa ang mahigit 100 Chinese vessels na illegal na nag-operate sa bisinidad at paligid ng Julian Felipe Reef noong April 4. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.